What's up guys? Welcome back to another video. For today's vlog, mag-unbox tayo ng Bowman Multi-Air Fryer XR with rotisserie. So, ito yung upgraded version ng unang nilabas na Bowman na air fryer. Yung laging nasa-sold out sa SNR. Pero this time, yung nakuha namin is yung upgraded version. So, mas okay pa rin na ito na yung nakuha namin compared dun sa mas taunang nauso. So ito, nakuha namin to sa pinaka-official web store ng Bowman Living. Doon namin siya na-order. Bago pala natin to ituloy ang unboxing, gusto ko lang i-shout out ang isa sa mga subscribers namin, si Sir Alexander Ramos. Nagkita kami yesterday doon sa Layton Hall. So yun, sir, maraming salamat at lagi kayo mag-iingat. Kita-kits tayo dito sa Lancaster. Yan, so buksan na natin to. Ito na siya. Ang bigat pala na ito. Ayan, so ito na yung tsura ng box. Ayan siya, oh. Bowman Living Multi-Air Fryer XR with rotisserie. Ayan, ito yung mga functions niya. Dehydrate, bake, broil, roast, air fry, rotisserie, and toast. So, ano ba yung laman ng box? Ayan. Manual. Ah, ito yung, ano to? Pang ganon. Makikita natin sa so, mga accessories niya. Ayan. Ah, pang ito, pang ano to? Pang rotisserie. Rotisserie to, oo. Pag ganon, no? Ayan, no? Dito, ito yung rotisserie, ganon. So, medyo mabigat siya. Malaki kasi. So, eto na siya. Ayan. Yan ang itsura niya. Paano ba to? Ah, okay. Ito. Ayan, ito yung loob niya. Ayan, parang ang ano, pwede kang mag-bake. Ayan o. May layer. Ayan. Tapos, ano ba? Ito, meron ba ito sa ibabaw? Wala? Ganyan lang talaga yan? Yeah, dyan nang gagaling niya. Ah, okay. Yung heater nandito. Yung tsaka. Ayan, so, yan ang itsura. Multi-air fryer XR with rotisserie. So, ito yung rotisserie. Rotisserie. Yan. Yung rotisserie, yan yung parang sa undox. Yan o. Yung mag-iihaw. Yan. So, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay namin sa garahe. So, yung last time kasi na ginawa to dito, after nun, hindi na kami nakapag-vlog ulit or nakapag-update dito sa garahe kung ano na nga ba yung itsura after ng construction. Yan. So, dito sa loob ng bahay namin, wala naman na kaming ipapagawa na major. Aside from the window grills, pero ano pa naman yun? In the works pa or pinaplano pa namin kung kailan namin gagawin. So, ang ipapakita ko muna sa inyo today is yung finished product or yung after construction dito sa garahe namin. So, itong vlog na to is parang garage tour, di ba? Yan, so bago nga pala ituloy itong vlog na to, gusto ko lang i-shout out sila JC and Mary dito sa Block 2. So, I think parang may birthday sa kanila. Not sure kung parang pamangkin ng misis niya. So, nagbigay sila ng merienda sa amin today. So, maraming salamat sa inyo, JC and Mary. Shoutout sa inyo. Alright, so tuloy na natin. So, yan. Ito yung pinaka-garahe. So, ito yung may bubong, yung ginawang extension na bubong from carport. Ano to eh, mga 5 meters, I think, yung haba ng bubong. So, yan. Ito yung sasakyan namin. Dito siya nakaparada. Yan. Siguro, ang haba niya pa from this, ano, yung
And netong bubong, siguro mga nasa another 3 meters. Mga ganun, more than 3 meters siguro pa. Para lang may idea kayo kung yung ano niya ba, yung haba pa allowance na walang bubong hanggang sa pinaagate namin. Yo, good morning! Itong shot ng vlog na to is 2 days na to after nung garage tour sana namin. Nagkaroon kasi ng issue yung recording kaya pinutol ko na lang yung pag-edit. Sayang, nasira kasi yung audio. Mahaba na ng binag namin ni Mrs. Tapos biglang nagloko yung audio, so pinutol ko na. Ngayong umaga na to, pupunta ako ng downtown. Meron lang ako kailangan bilhin sa downtown Lancaster. Hindi rin ako gaano pa, kung mapapansin nyo, hindi ako gaano makalingon eh, dahil may stiff neck ako pang pangalawang araw na rin to. Hindi maganda yung pagkakahiga ko nung isang araw. Pagkagising ko, bigla masakit na yung leeg ko. Hindi na ako makalingon na maayos. So yun, dito muna ako, punta muna ako dito sa bilihan ng mineral water. Kita-kits ulit tayo mamaya. Maraming sasakyan ngayon ah. Pumunta na ako sa downtown para makapag-grocery. A few moments later. Yan, so nandito na tayo sa downtown Lancaster. Dito ako sa may Robinson's supermarket. So, withdraw muna tayo. Yan, hindi raw sila maka-withdraw. Isa ko naka-withdraw. Di ko alam kung anong ginagawa nila. Baka nag-Facebook sila dun sa loob ng ATM kaya di sila makapag-withdraw. Thank you, sir. Bibilin ko lang naman dito yung mga teacher yan ni Gab. So, kuha tayo ng to. Paborito nila ni Mrs. to eh. Yan. Kano ba to? Ay, lima. Maliliit lang para hindi kagad. Kasi pagka malaki yung binibili ko, pag hindi naubos ni Gab, tumalambot, nakatibangwang lang, so maliliit. Snacko. Favorito namin ni Mrs. to. Kung batang 90s ka, alam mo itong snacko na ito. Kilala mo? Alright. Yan na. Puro chichara binili natin. Thank you, sir. Walang bread pan si Gab. Ay hindi, hindi ko pala dapat ulit dito. Hindi ako pala ikakarga mamaya yung mineral water. So dyan na lang siya. Ayan, so nakapamili na ako ng mga chichira ni Gab, pero wala nga yung bread pan. Ubus na ata yung bread pan niya. Yung pa naman yung paborito niya ngayon. Ayun, balik na ako ng zone 2. Pero kukunin ko muna yung mineral water bago ako dumiretsong uwi. So, let's go! Kita-kita lang tayo sa bahay. A few moments later.
Yan, so kakarating ko lang dito sa bahay. Ababa ko muna yung mga pinamili. Pero hindi natin ididiretso sa loob. Dito lang muna sa labas. Kasi dinidisinfect lahat ng Macy's yung mga pinamimili namin bago ipastrod ng bahay. Ayan, so ngayon na natin itutuloy yung garage tour na naputol. So, ano na to, parang 2 days after nung last na nag-vlog kami ni Mrs. So yan, ito yung bandang part na nasira na yung sound ng vlog namin or ng video. So, yan, ito yung gusto kong ipakita sa inyo, yung part na to dito, yung mga plants. So, itong plants na to, may plano kaming ilipat siya sa labas, yung mga decorative plants or yung mga pang-beautification na plants. So, dito siya namin ililipat. Kasi may naka-provision dito na parang, ayan o, pwedeng ipa-landscape na lot. Ayan. So, mga 4.5 meters yung ano niyan, yung haba. Tapos, yung lapad niya 0.5 meters. Yan, dito namin, kumbaga itatanim na namin sa lupa yung mga nakalagay sa pot. Yan. Tapos yung may iwan dito, yung may iwan dito ng mga plants is yung mga vegetables or yung mga food plants. Kagaya nito yung kamatis, yung sili. Yan, may iwan yan dyan, pati kalamansi. So, luluwag pa to dito. So, kung sakali mag-upgrade kami ng pool na mas malaki dito, pwede pa kasi lilinis dito eh. Tapos yan, ito yung pool. Ang pool na to, ang size nito 2.6 meters yung haba. Ayan. Ayan yung haba niyan. Para lang ma-imagine nyo yung laki ng pool. Tapos ito, yung part na to dito, yung sampayan namin. Ito. Yan. Retractable na dry rack. Binili to ni Macy's sa ano eh, sa Sampayan Express, no? Online. Ayan. Marami nagtatanong eh kung saan to nabili ni Macy's eh. Kasi nga space saver siya. Ayan oh. Ah. Itong ano pala namin, yung garahe, yung pader, na-repaint 'yan. So kasi nga nadumihan nung nag-tiles kami. So kailangan nila pinturahan. Tapos ito, yan, ito yung water filtration namin na FRP with 4 stages. Yan, kung taga Lancaster ka, kailangan mo talaga ng water filtration kasi nga deep well yung linya ng tubig dito. So, hindi siya agay ng nawasa. So, kahit pa sabihin mong malino yung lumalabas sa gripo mo, pag deep well, kailangan mo talaga ng water filtration kasi nga maraming small particles yan eh dahil galing yan sa ilalim ng lupa tapos wala namang proper filtration system yung provider dito or si Southlink na kagaya ng Nawasa or Maynila, di ba? Tapos ito yung dirty kitchen namin. And then dito, sa part na to, meron kaming table na pagka ginagamit namin na table, pagkakain kami dito sa labas. Ito yun. Yan, tapos merong shoe cabinet platform. Yan yung yan dito sa garahe. Tapos dito naman yung ginawa na naming receiving area. So, ito na yung dating carport. Ito yung inayos ni Macy's. Ito na yung pinakamaayos eh. Marami na kami na declutter na gamit. So, yan. Maaliwalas na siya. Binila na lang ni Macy's ng cover tong long john tsaka tong sofa kasi medyo magkaiba ng kulay yan eh. So para lang hindi siya sobrang daming color combination. Ayan. So ito yung receiving area namin. Alright. Ayan. So yan yung itsura ng garahe namin dito after ng construction. So ang next na plano is yung window grills. So palalagyan namin na window grills pero wala pa dahil kailangan pa i-schedule dahil naka-line up kami doon. Yun, siguro yun yung pinaka-last na magiging parang modification dito sa bahay. Pati yung doon sa labas na ano na landscape. Alright, so yun, ito yung pinaka-garahe namin.
So yun, at maraming salamat kung umabot ka sa part ng video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to our channel. And if you like this video, hit the like button as well. Alright? So, kita-kits ulit tayo hanggang susunod na vlog. Peace!